Sasangag natin yung ating glutinous rice flour. Lulutuin natin yan sa katamtamang apoy. At mapapansin nyo, mangangamoy ang ating isinasangag. At tingnan nyo naman, naging brown na siya, ibig sabihin, ready na yung ating gagawing espasol. Napalamig na natin, ayan yung ating sinangag. Babawas tayo ng ating paglalagyan ng ating niluto na. Ayan, ilalagay lang natin dyan at dyan natin ilalagay yung ating naluto ng espasol. Ayan, at syempre yung natira, yun ang gagamitin natin. Ayan, pagsama-samahin natin yung ating gagamitin. Yan yung isang lata ng gata, isang lata ng gatas na malabnaw, yung ating asukal, at syempre, optional lang kung lalagyan nyo ng sabaw ng buko. Ayan, pero ako, naglagay ako ng sabaw ng buko. Kung ayaw nyo ng buko, kasi yan optional lang yung sabaw ng buko, pwede nyo lagyan pa ng isang latang gata o isang latang tubig. Yan yung ating buko, mamaya na natin ilalagay yan kapag maluluto na yung ating espasol. Halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw yung asukal niya. At pag kumulo, unti-unti nating ilalagay yung ating sinangag na glutinous rice flour. Ayan, kumukulo na. Unti-unti nating ilagay yung ating sinangag na glutinous rice flour. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo kumikinis na siya. Haluin lang natin uli ng haluin. Kapag ito'y makinis na yung kanyang texture, ayan, ibig sabihin nung luto na siya. So, hindi pa siya totally makinis na masyado. Ayan, haluin lang natin. Pero kung mapapansin nyo, makunat na siya, oh. Makunat na ang ating espasol. Ayan, itry nyo rin to para matikman nyo naman ang sarili nyong gawa na espasol. At siguradong sasabihin nyo, aba, masarap pala kasi luto ko yan. At syempre, pinaghirapan mong lutuin. Ayan, nangangamoy na siya, amoy espasol na. Kapag makinis na, ayan. Patayin na natin yung apoy. Lagyan na natin yung ating nilutong espasol dito sa ating pulmahan. Ayan. Tingnan nyo ng kulat nga, oh. Natin yung palalakarin.
Pakat lang natin siya dito at mamaya gagayahin natin pagka siya ay malambot na. Nag-slice na siya. Pantuan natin. Ano? Kung natin niyo nagata. Ayan na ang ating espasol. Ayan. Maralumigin natin muna ito. At mamaya ating gagayahin. Ayan, ito yung sobra sa ating tinanong glutinous rice flour. Ayan, lagyan natin yung kagaw. Tapos mamaya, atin ang gagawin natin. Palamigin pa natin ng konti. Set aside muna natin at mamaya natin gagayap-gayapin. Gayapin na natin yung ating espasol. Ilalagay natin dito siya sa box para ready na natin dalahin. Ayan, dalawang box to. Siyempre, kailangan malinis yung inyong kamay. Atin lang siyang gagayatin. Ayan, hindi siya matigas, hindi din siya masyadong kalambutan. Tamang-tama lang siya na ating espasol. Ayan, kaya masarap to, meron siyang butol. Ayan, ating espasol. Kayatin lang natin. So, yung buko, sumasama siya, kaya hindi agad natin nakakapit. Paliit lang yung ating gagayatin. Tikman muna natin. Masarap. Saktong-sakto lang yung nakakasamid yung powder. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Hindi siya masyadong matamis. Ito yung ating paglalagyan. Hiwain lang natin sa tatlo. O hiwain natin sa apat. Para isang subuan lang ang isa. Tapatin natin para hindi masyadong malaki. Ayan, isaw-saw lang natin yung parting walang powder. Ayan. Ganito lang ang ating gagawin. Hindi siya matigas, hindi din siya malambot na malambot. Sakto lamang. Nasa inyo yung kung gusto nyong tagalan, kung natang masyado, pero huwag nyong patitigasin kasi espasol nga ito. Ayan, yung buko sumasama. Kung
kung magluluto kayo nito, huwag niyong ilalahat yung isang buong glutinous rice flour. Kasi kunti lang naman ang kakain. Ayan, tama na yung kalahati. O kaya ay 3/4. Dahil ito, 3/4 lang ito, napakadami na. Bibigyan natin yung ating kaibigan dito sa isang box. At itong powder na natira, itago nyo to kasi magagamit nyo pa ito. Kung gusto nyo magluto the other day, ayan, pwedeng-pwede yan. Dahil ito naman ay walang sangkap, kundi nakasangaglaan. Ayan, tingnan nyo yung buko niya o humuhuwalan. Natin para parehas siyang may laman. Yan na ang ating espasol. Ito, kainin uli natin. Ang sarap niya. Ready na ang ating espasol. Kuha na kayo, pre-to-taste yan. Ayan, at siguradong mapapaulit kayo sa sarap. Bye-bye!